Assalamu alaikum. Ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga common Arabic phrases. Ito yung mga salita na madalas nating naririnig araw-araw. Sabah al-khair, good morning. Sabah, morning. Khair, good. Ang sagot, sabah an-nur, good morning too. Masa al-khair, good evening. Masa, evening. Khair, good. Ang sagot, masa an-nur, good evening too. Assalamu alaikum, peace be upon you. Mapasa iyo nawa ang kapayapaan. Ito ay sinasabi bilang pagbate sa mga kapatid na Muslim. Ang sagot, wa alaikumussalam and peace be upon you too. Naway mapasa iyo rin ang kapayapaan. Masha'Allah, ang ibig sabihin, ipinagkaloob ito ng Allah. Ito ay sinasabi bilang paghanga, papuri o pasasalamat sa isang pagdiriwang o sa isang tao na binanggit. Instead of saying wow, sasabihin natin masha'Allah. Nagsisilbi rin itong reminder na ang lahat ng ating nakakamit ay ayon sa kalooban ng Allah. Insha'Allah, ang ibig sabihin, kung ipagkakaloob ito ng Allah, o sa kapahintulutan ng Allah. Sinasabi ito kapag ka may mga plano ka o may mga hangarin ka sa hinaharap. Shukran, thank you. Ito ay standard Arabic so kahit saan ka, naiintindihan ito ng lahat. Mashkur or mashkurah, thank you in Emirati Arabic. Afwan, you're welcome. Tamam, ito ay ginagamit kapag ka may nagsasabi na kaifahalo ka or kaifahalo ki or kifilhal, ang sagot mo, tamam, alhamdulillah, I'm fine, alhamdulillah. Pwede rin itong gamitin bilang pagsangayon sa mga sinasabi nila. So sasabihin mo lang tamam, ibig sabihin okay, great. Bikhair, fine, good. Ito rin ay ginagamit bilang pagsagot kapag ka may nagsasabi ng kaifahalo ka or kaifahalo ki or kifilhal, sasabihin mo lang, bikhair, alhamdulillah, I'm fine, alhamdulillah. Wise, good. Ito ay ginagamit sa mga bagay. Kunwari, sasabihin mo, hadak wise, this is good. Zen, okay, good. Ito ay ginagamit din bilang pagsagot kapag may nagsasabi na kaifahalo ka, kaifahalo ki, kifilhal, sabihin mo lang zen, alhamdulillah, good, alhamdulillah. Or pwede rin itong gagamitin sa mga bagay. Kunwari sasabihin mo, hadha zen, this is good. Naam, yes, la, no. Ito ay standard Arabic, so kahit saan ka, naiintindihan ito ng lahat. Mafi, there's no. Kunwari, mafi may, there's no water. Aywa, yes. Depende ito sa lugar kung saan ka. Pero mas mainam na gagamitin mo ay naam or la. Dahil naiintindihan ito ng lahat. Shui, little or few. Pwede mo rin siyang gamitin kapag ka may nagsasabi sa'yo na gusto mo ba ng sugar? Pwede mo siyang gamitin kapag ka may nagtatanong sa'yo, marunong ka ba magsalita ng Arabic? Sabi mo lang, shway, konti lang, little, ganon. Bas, only, or just. Kunwari, may pinamili ka, tapos sabi mo lang, tama na yan. Sabi mo lang, bas. Or pwede mo rin sabihin, bas hada, only this. Or kapag ka may customer ka, sasabihin niya, ay sasabihin mo lang kung meron ba siyang gusto or meron, or yun lang gusto niya, sasabihin mo lang, bas hada, only this. Sasabihin naman niya, bas, only this. Fakat, only. Kalilan, little or few. Kathir or kathiran, many, a lot. Hadha, this is. Kam, how many or how much. Kam hadha, how much is this? Or bikam hadha, how much is this? Parehas lang yan. Ghali, expensive. Hadha ghali, this is expensive. Rakhis, cheap. Kabir, big. Qawiyah, strong. Kafifa, light. Saghir or saghira, small.
Jadid or jadidah, new. Rijal, men. Atar, perfume. Maul kolonia o the cologne. Nisa, women. Raiha or riha in Emirati Arabic, ibig sabihin scent or smell. Fawaki, fruits. Wardi, rose. Zahra, flower or floral. So pwede mo siyang sabihin na hadha zahra riha. This is floral scent. Or this is fruit scent. Sabihin mo, hadha fawaki riha. Atini, give me. Limada ghali, why it's expensive? Or sa Emirati naman, lish ghali, why it's expensive? Kamis, shirt. Sarawil kasira, shorts. Malabis, clothes. Tanurah, skirt. Fustan, dress. Bintal or bantalon, pants. Common Arabic words sa perfumery section. Ang set or collection, majmu'a. Ma hadha, sa standard Arabic. Shu hadha, sa Emirati Arabic. Ibig sabihin, what is this? Hadha raiha rijal, sa standard Arabic. Hadha riha rijal, sa Emirati Arabic. Ibig sabihin, this is for men perfume or this is for men scent. Hadhihi raiha linisa, sa standard. Hadhihi riha linisa sa Emirati. Ibig sabihin, this is for women scent or this is for women perfume. Kam hadha or bikam hadha, how much is this? Hadha mitino ishrin. Hadha kamsa ishrin. Hadha sab'a'u thalathin. Or hadha sab'a'u thalathun. So kung gusto nyo matutunan yung numbers, pwede nyo pong panoorin yung mga previous video ko. Makikita nyo doon ang mga numbers. Kasi kung may magtatanong si kam hadha or bikam hadha, ang isasagot mo mas maigi kung Arabic numbers. Hadha jadid, this is new. Hadha majmu'a jadid, this is new collection. Hadha zen or hadha kuwais, this is good. At huwag kayong mahihiya na gamitin ang mga Arabic words na ito. Kasi kahit sabihin natin na pakunti-kunti or paisa-isa lang, naiintindihan ito ng mga Arabic. At huwag kayong mahihiya dahil kung may mali sa pagbigkas, itatama ka nila. At itry nyo lang po at panigurado ako na matutunan nyo at madagdagan ang kaalaman nyo sa mga Arabic words. At magiging madali sa inyo ang pagbebenta kapag ka ang mga customers nyo ay mga locals or mga Arabic. Common Arabic words in apparel section. Majmu'a, set or collection. Ito, ginagamit ko ang standard Arabic. So, hal indakum majmu'a jadid? Do you have new collections? Na'am, majmu'atul hidha. Yes, shoes collections. Ayu launin mutawafirah? Which color is available? Aina majmu'ata nurah? Where is skirt collection? Idhab bihadihi tariqah. Go that way. Hadihi alfustan jamilah. This dress is beautiful or this dress is nice. So ganun din, dun sa mga previous na slides ko, pagtagpi-tagpiin nyo lang po yung mga words, kahit pa konti-konti, gamitin nyo lang, huwag kayong mahihiya. Matutunan nyo rin yun. Kapag ginagamit nyo yan, matutuwa sa inyo yung mga customers, lalo na yung mga lokal, yung mga Arabic, dahil pinag-aralan mo ang kanilang mga salita. At kung may mga mali man sa pag-pronounce mo, sa pagbigkas mo, itatama ka rin nila. Kaya in that way, I'm sure na madagdagan yung pagbibenta mo at saka
Magiging madali sa iyo ang mag-assist ng mga customers. Try nyo lang, huwag kayong mahihiya talaga na gamitin to kasi based dun sa mga experience ko dati, ganun din ang ginagawa ko. Kahit pa konti-konti pa isa-isa yung mga Arabic na words na ginagamit ko, talagang tinatry ko kasi gusto ko silang maintindihan at gusto kong ma-assist sila ng mabuti. So ayun, natutuwa sila at tinuturuan naman nila ako pagka may mali ako sa pagbigkas ko, sinasabi nila ay ganito yung tamang pagbigkas. Tinatry mo lang. Tsaka hindi naman sila magagalit kung may mali ka. Itatama ka nila. So kung may natutunan kayo dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood. Maasalamah!